may be the night, leaves, araw-araw, make it with you. O sisa pa ni Elisa sa kanyang mga gawa. Si Elisa Madrigal ay gumagawa ng music-inspired bracelet na siyang ibinibenta niya online at may pop store din siya. Ayan, may 10 set ng bracelet na ako para sa Ben & Ben Collection. Masayang wika niya habang nilalagay isa-isa ang bracelet sa maliit na plastic. At dahil wala naman siyang order online, ay napagpasyahan niyang mag-pop-up store muna at tingnan kung mauubos ba ang paninda niya. Sana maubos ang paninda ko. Puno ng pag-asang dasal niya. Nagpunta siya sa park at doon ipinwesto ang kanyang pop-up store. Manifesting maubos to! Nakangiting wika niya pagkatapos niyang i-arrange ang mga bracelet na paninda niya. Maya-maya pa ay dinumog na ito ng mga tao at mamimili kaya naman ay malawak ng ngiti ang nakapinta sa mukha niya. Maraming salamat po! Salamat po sa pagbili! Saad ni Elisa sa mga bumili sa mga tinda niya. Pagkatapos niyang iligpit ang kanyang mga gamit ay nagpasya siyang pumunta na sa isang fast food restaurant para kumain. Deserve ko rin namang makakain ng Coke Flute at sundae at saka fries. Nakangiting saad nito. Kaagad siyang pumasok sa loob at sinabi ang kanyang order. Pagkatapos ay naghanap na ito ng pwesto na mauupuan. Mabuti na lang talaga at naubos. Hais. Kinuha na ni Elisa ang kanyang order at masayang kinain ang fries na sinawsaw niya sa sundae. Pero nagulat na lang siya nang may biglang tumabi sa kanya na lalaki. Kawawa ka naman, miss. Isa ka lang mag-isa dito. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Nakangiting wika nito. Natigilan si Elisa sa pagkain ng fries at inusisa ang lalaking tumabi sa kanya. Hindi naman to pulubi kasi nakatuksido to. Hindi rin siya madumi. Ayos pa ang forma niya. Pero bakit tumabi siya sa akin nang hindi man lang ako tinatanong kung ayos ang ba sa akin? Baliw pa to? Saad ni Elisa sa kanyang isipan. Actually, okay lang ako mag-isa. Tipid na sagot ni Elisa sa lalaki. At hindi rin maikakailang gwapo rin ito. Mestizo kasi ito at matangkad, kaya naman ay imposibleng baliw iyon, gaya ng iniisip ni Elisa. Naku miss, huwag ka na mag-alala. Pangako, sasamahan kita. Pangungulit pa nito kay Elisa. Ano pa yan? Nasira tuloy yung self-date ko. Bulong niya. At saka, alam ko yung pakiramdam na mag-isa. Nakakalungkot, nakakaawa, at higit sa lahat, nakakaiyak. Ang OA naman ito? Parang hindi nagustuhan ni Elisa ang ginawang pagtabi ng binata sa kanya. Ayan, naputol pa ang pagkain ko ng fries. Nakakainis! Dagdag ni Elisa. Nang tingnan niya ang lalaki ay nakangiti lang ito sa kanya. Hindi rin naman ito hihingi ng pagkain kasi may dalang take-out naman to. Bulong ni Elisa nang makita ang hawak nitong plastic na may take-out. Ano ka ba? Huwag ka na mahiya. Ako lang to. Eh hindi nga kita kilala, kuya. Sabi niya sa kapairap na tumingin sa binata. Call me Ross. Pangit naman ang pangalan. Inis na bulong ni Elisa. Napairap na lang si Elisa sa kanya mabilis na kinain ng fries at sundae niya. Naiilang na kasi siya sa presensya ni Dos, lalo na at nakatingin ito sa kanya habang tinatapos niya ang fries, Coke float at sundae. Ano ba yan? Kilit na bulong nito. Nang tumayo na si Elisa ay tumayo rin si Dos sa tabi niya na parabang sinusunod nito kung anong gagawin niyang hakbang. Ay, buntong hininga pa ni Elisa. Hawak-hawak ang kanyang mga gamit ay naglakad ito palabas ng fast food restaurant. Ngunit nagulat na naman ito nang bigla siyang sundan ni Dos kanina. Aalis ka na miss. Sayang naman. Konting oras lang kitang nasawahan. Makulit na sabi ni Dos ngunit hindi pa rin huminto si Elisa sa paglalakad. Umuusok na siya sa inis dahil sinira ng lalaking yon ang moment ni Elisa. Gusto pa naman itong mapag-isa. Alam ko namang masayang masaya ka miss dahil tinabihan kita kanina. Akalain mo yun, ang gwapong tulad ko itatabi sa'yo. Para ka naka-jackpot. Masayang saad ni Dos habang nakasunod pa rin sa kanya. Bigla namang napahinto si Elisa dahil sa kanyang narinig, sa kanya hinarap ang binata. Unang-una, ginusto ko mapag-isa kanina. Pangalawa, sinira mong moment kong kumain ng french fries na sinasawsaw ko sa sundae. Pangatlo, naiinis ako sa'yo dahil hindi naman kita kilala. At pang-apat, hindi ako masaya na tumabi ka sa akin, okay?
Iritado ang saad ni Elisa. Sasagot na sana si Dos sa kanya, pero inunahan niya ulit ito. At kapag hindi ka pa tumigil sa pagsunod-sunod sa akin, isusumbong talaga kita sa pulis. Tandaan mo yan. Pagbabanta pa niya dito. Miss, gusto ko lang masigurado na okay ka na. Baka kasi may ibang tao pang manggulo sa'yo. Meron na nga. Ah? Saan? Sino? Tanong pa ni Dos habang palingalinga ito. Nasa harapan ko. Ikaw. Ikaw yung nanggugulo sa akin. Ha? Paano nga ako? Sinamahan na nga kita eh. Depensa pa ni Dos sa sarili. Eh bakit mo ba ako sinusundan ha? Crush mo ko no? May gusto ka sa akin? Taas kilay na sabi ni Elisa. Bigla namang napatawa si Dos. Kapag ba sinabi kong oo, maniniwala ka ba? Anong gagawin mo? Ewan ko sa'yo. Hindi ko type ang isang hibang na katulad mo. Hindi na nakaangal pa si Dos dahil tinignan na siya ng masama ni Elisa. Huwag kang magtatangkang magsalita. Kung hindi, ihahampas ko tong hawak ko sa'yo. Dagdag na banta niya kay Dos bago siya tumakbo palayo dito. May sayad ata yun sa utak eh. Huh. Hingal na tanong ni Elisa sa kanyang sarili. Napagod pa ito kakatakbo niya habang hawak ang maliit na folding table niya. Grabing pruwisyong binigay mo sa akin, Dos. Inis na saad nito sa sarili. Sana hindi ko na siya makita. Please, Lord. Hindi naman po ako masamang tao, diba? Sana hindi ko na talaga siya makita. Napatawa na lang si Dos nang makita ang papalayo na si Elisa sa kanya. Maya-maya pa ay napagtanto niya ang kanyang ginawa. Kaya naman mahina niyang hinampas ang kanyang ulo. Galawan yun, Dos Hidalgo. Inis na wika nito sa sarili. Tinakot mo pa talaga. Dagdag pa nito. Kaagad na nagtungo si Dos sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa mansyon ng mga Hidalgo. Doon bumungad sa kanya ang kanyang ina na si Via at si Fifth. Kuya, nasaan yung pinapabili ko sa'yo? Kaagad binigay ni Dos ang tinake-out niyang spaghetti, burger, isang bucket ng fried chicken at burger steak. Ayun, thanks kuya. Salamat rin sa'yo. May nakita akong maganda kanina. Pili yung ngisi ni Dos. Tama ba ang narinig ko? Maganda? May babae kang nakita kanina sa fast food restaurant? Tanong pa ni Via. Yes, ma'am. Kaso, maling move sa ata ang ginawa ko eh. Wala ka pala kina Kuya Uno at Kuya Tres eh. Natatawang saad naman ni Fifth. Eh ikaw, meron ba? Wala din naman ah. Bata ako pa kuya. Ang kumpanyang nasa isip ko. Ha, basta. Sana pala hindi ko siya ginulat o kaya ginulo. Nanghihinayang nasagot ni Dos. Kapag nagkita ulit kami, sana nga naman. Magpakilala na talaga ako ng maayos sa kanya. Dagdag pa niya. Elisa! Nandiyan ka ba? Tiyang Alma! Nandiyan po ba si Elisa? Sigaw pa ni Selena, kaibigan ni Elisa. Maya-maya pa ay bigla nang dumating ang tiyahin ni Alma na mula pa sa kusina. Oh, ikaw pala si Selena. Teka, tatawagin ko muna si Elisa ha. Pinapasok na si Selena sa loob ng bahay ni na Alma. Maya-maya pa ay lumabas na si Elisa galing sa kanyang kwarto. Alam mo, dinig na dinig ko yung boses mo kahit nasa kwarto pa ako. Eh di sorry naman. Teka, nalaman mo na ba? May music concert sa Sabado! Siyempre naman, magpapahuli pa ba ako? Pagyayabang pa ni Elisa. Ayun o, punta tayo ah. Pupunta talaga ako no, magbebenta ako ng mga bracelets. Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman sasamahan mo ako makikikanta kina Adi, kay Arthur Neri at saka Ben and Ben. Ayos. Se, alam mo namang kailangan kong mag-ipon ng pera dahil mag-a-abroad ako. At saka, marami pang mga music concerts na darating kaya chill ka lang muna. Ay, ano pa ba? O sige, ikaw bahala. Basta ako, nandito lang ako para sa'yo. So, suportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Nakangiting wika ni Selena kay Elisa. Nagyakap pa ng mga ito at maya-maya pa ay tinawag na sila ni Alma para kumain ng merienda. Nang magsabado ay aligagana si Elisa sa paghahanda ng kanyang tindang bracelets. Habang si Selena naman na kanina pa atat na makaalis ay hinihintay talaga si Elisa. O sige na, pumunta na tayo ng maaga para makahanap ng magandang pwesto. Tiyang Alma, aalis na po kami ni Selena! Sigaw nito. O sige, mag-iingat kayo doon ah. Malalaki na kayo. Basta wala magpapagabi. Elisa, mag-iingat ka!
Tumango naman si Elisa sa kanyang tiyahin saka itong umiti. Hanggang sa tuluyan na silang nakaalis. Nang makarating si na Elisa sa venue ay wala pang masyadong mga tao, kaya naman ay naghanap ito ng pwesto para sa kanyang pop-up store. Dito, Elisa! Sigaw pa ni Selena dahilan para mapatingin ng mga tao sa kanya. Napatawa na lamang si Elisa dahil sa kanyang kaibigan at sumunod ito kung nasaan siya naroon. Sana maubos lahat ng to! Manifesting! Wika pa ni Elisa saka nag-finger cross habang tinitingnan ang mga paninda niya. Uy! May music-inspired bracelet dito! Bili tayo! Rinig ni Elisa na sabi ng isang babae saka ito lumapit sa kanyang pwesto. Magkano po? 70 pesos lang po, ma'am. Pili na po kayo! Nakangiting sagot ni Elisa sa babae. Pumili ang mga ito kasamang iba pang kaibigan ng babaeng customer. Ito pong bibilihin namin! Nakangiti naman si Elisa nang sabihin niya kung magkano lahat ng babayaran. Maraming salamat po! Salamat sa pagbili! Hindi akalain ni Elisa, nakakaayos pa lang niya ng kanyang pwesto ay may bumili na kaagad. Elisa! Sigurado ka bang hindi ka manonood? Tanong ni Selena sa kanya na may hawak na popcorn. Hindi ko naman pwedeng iwan to, Selena. Nakataas kilay na tugon niya. Oo nga pala. Ay nako, mukhang mag-isa lang ako kakanta dun ah. Malungkot na saad naman ni Selena. Hayaan mo, marami pang concerts ang mapupuntahan natin. Malay mo sa mawa pa, diba? Manifesting! Hindi na lang umangal pa si Selena at sa halip ay niyakap na lang niya si Elisa. Manifesting! Nakangising saad pa. Punta na ako doon ha. Sigurado ka bang okay ka lang dito? Dagdag ni Selena. Oo naman! Kaya ko! Sige na, pumunta ka na doon. Mag-enjoy ka ha! Doon ka sa unahan tapos videohan mo sila para sa akin. Nakangiting wika ni Elisa sa kaibigan. Tumango-tango pa si Selena habang naglalakad ito. Samantalang si Elisa naman ay umupo na at hinihintay ang mga taong bibili ng paninda niya. Ang dami ko pa palang dinalang mga bracelet. Pero sige na nga lang, alam ko namang mauubos rin to. Sabi nito sa kanyang sarili. Sinasabayan pa nito ang tugtog ng concert nang may mahagilap ang kanyang mata. Teka, yun yung lalaki ng isang araw ah. Oh, patay! Nagpapanik na saad ni Elisa nang makita si Dos. Sabi ko naman sa iyo, Lord, sana hindi na kami magkita eh. Biglang nataranta si Elisa dahil panayngiti pa si Dos habang naglalakad. Sana hindi niya ako nakita! Sana hindi niya ako nakita! Sana, Lord! Paulit-ulit na sambit ni Elisa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdarasal na sana hindi siya nakita ni Dos, ay siyang pagsigaw naman ng isang babae. Uy! May music-inspired bracelet na binibenta dito! Lahat ng tao ay tumingin sa pwesto ni Elisa na siyang ikinalaki ng mata niya. Nakatuon na ang atensyon ng mga tao sa kanyang mga binibenta at maging si Dos ay nakatingin din sa gawin niya. Ay, nakakainis! Bakit ba kasi nagpunta yan dito? Inis na usal niya at pagkatapos ay hinarap na niya ang mga customers na gustong bumili ng bracelets. Nagkumpula na ang mga tao sa pagtitingin at pamimili ng mga paninda ni Elisa. Samantalang ito naman ay tumatago pa rin ng kaunti at patuloy pa rin sa pagdadasal na sana'y hindi siya makita ni Dos. Please lang po talaga, Lord! Kahit ngayon lang! Usal niya. Maya-maya ay bigla na lang nahati ang grupo ng mga taong nagkukumpulan at naglakad si Dos sa gitna. Ano ba yan? Ang baho ng utot ha? Sino bang umutot? Ang bantot naman! Reklamo ng mga tao. Nang laki naman ang mga mata ni Elisa nang nasa harapan na niya si Dos at nakangiti pa. Napautotuloy ako habang naglalakad papunta sa iyo. Wika pa ni Dos saka tumawa. Hindi alam ni Elisa kung ano ang gagawin niya. Grabe, hindi ako makapaniwala na nakita kita ulit. Nakangiting dagdag nito habang si Elisa naman ay napatulala pa rin. Bakit ka ba nandito? Bakit ka pumunta dito sa pwesto ko? Naiinis na tanong ni Elisa sa kanya. Bawal ba? Hindi ba pwede? Ang saya ko kaya makita ka ulit. Pilyong sagot ni Dos. Ako hindi. Hindi ako masaya. At saka pwede ba? Madami akong customers na gustong bili ng paninda ko. Tumabi ka na! Tataboy na sana niya ito nang biglang sumenya si Dos na tumigil muna siya. Oops! Teka lang!
Bakit ba pinagtatabuyan mo ko? At hindi ba obvious? Bibilin ko ang paninda mo. Oo, tama. Yan lahat. Kahit gulat si Elisa dahil sa sinagot ng binata, ay dali-dali niyang inilagay sa pouch ang mga paninda niya. Oh, ito. 3,000 yan lahat-lahat. Bilis! Dalian mo nang makaalis ka na dito. Wika pa ni Elisa habang natatarantang ibinigay ang pouch kay Dos. Tumalikod naman si Dos para ibigay sa mga taong hindi nakabili ng bracelet. Kumuha lang po kayo isa-isa. Libre ko na po yan. Nakangiting wika niya sa mga tao. Nang maubos ay lumingon ulit ito kay Elisa, ngunit nagulat ito dahil wala na ang mga gamit ng dalaga. Kaya naman ay tumakbo si Dos para habulin si Elisa. Miss! Sigaw pa ni Dos. Mabilis na tumakbo si Elisa kahit nahihirapan siya. Sigaw pa niya saka siya napahinto. Hingal na hingal siya at sumasakit rin ang kanyang braso dahil medium size na ang folding bed na dala niya. Bakit ka pa tumatakbo? May humahabol ba sa'yo? Hingal na rin na tanong ni Dos sa kanya. Oo! At ikaw yun! Bakit mo ba ako sinusundan ha? Bakit mo ba ako hinahabol? Crush mo ba ako? Stalker ka ba? Ah, hindi ah. Hindi ako stalker. Ano lang kasi. Gusto ko lang sanang magpakilala sa'yo. Kaso, palagi mo akong tinatakbuhan. Ikaw kasi. Aba, so kasalanan ko pa. Eh ikaw nga tong parang balong dahil bigla-bigla ka nalang nagkakaganyan. Eh di sana sinabi mo na gusto mong magpakilala sa akin, di ba? Pwede bang magpakilala sa'yo? Pail yung tanong ni Dos, dahilan para mapasigaw si Elisa dahil sa pagkairita. Ginugontay mo ba ako, ha? Pinagtitripan? Dahil kung oo, sorry ah, wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Iritadong sagot ni Elisa. Ah? Hindi, bakit naman kita pagtitripan? Hindi ako ganyan tao, no? Gusto lang talaga kita makilala. Bakit naman, ha? Hindi naman ako artista, hindi rin ako influencer. Bakit ako? Kung ako sa'yo, diyan ka lang at huwag mo na ako susundan. Nagsimula nang maglakad si Elisa pero humakbang na naman si Dos para sundan siya. Hey, bakit taong kulit mo ha? Hindi kaya ako makulit. Ganito lang ako kasi gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Oo, kaibigan muna. Ayoko! At saka, aba, hindi ka pa nga nagbabayad sa bracelet ko ha? Bayad mo! Singil pa ni Elisa. Ay, wala na. Akala ko ayaw mo sa akin eh. Pangasar pa ni Dos. Ayoko nga, pero hindi ka pabayad. So akin ang bayad mo para makaalis na ako. Paano pag sasabihin kong saka na ako magbabayad kapag binigyan mo na ako ng pagkakataon na magpakilala sa'yo? Ha? Bakit ba pinagpipilitan mong sarili mo sa akin ha? Crush mo siguro ako, no? Sabihin na lang natin na oo, para matahimik ka. Napatahimik nga ng tuluyan si Elisa dahil sa sinagot ni Dos. Hindi pa rin kasi niya mabasa kung bakit nangungulit ito sa kanya. May 2 minuto ka para magpakilala. Akmang magsasalita na sana si Dos para magpakilala sa kanya nang bigla siyang kumontra. Grabe naman yung 2 minutes. Hindi ba pwedeng 5 minutes na lang? Aba! Hindi makapaniwalang saad ni Elisa. Tumawad pa talaga ng 3 minutes ha? Tagdag niya. Please. Oo na, sige na. Ang dami mong commercial eh, no? Maya-maya pa ay tumalikod muna si Dos para ayusin ang kanyang damit. Sa kanya sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri nito. Huwag kang aalis ah. Sabi pa nito. Nang pagkatapos ay humarap ulit siya kay Elisa na may ngiti sa muka. Nakataas naman ang kilay ni Elisa at halatang nababagot na. Hi, ako nga pala si Galileo Andre Hidalgo. The second. Dos for short. Pero okay lang din, tawagin mo akong baby. Joke lang. Actually, kilala na kita yung Lisa. Isa rin ako sa mga nakabili ng bracelet mo noon. Tingnan mo. Sakay pinakita ni Dos ang bracelet niyang inspired sa kanta ni Elvis Presley na Can't Help Falling in Love. Hindi pala napansin ni Elisa na suot ni Dos ang gawa niyang bracelet, ngunit hindi niya na maalala dahil sa sobrang daming bumili sa kanya online at sa pop-up store niya. Tapos, timing nung nagpabili ng pagkain ng kapatid ko sa akin. Nakita rin kita kasi sa fast food restaurant na mag-isa kaya tinabihan kita. Nataranta lang siguro ako kaya yun ang inakto ko. Gusto ko rin mag-sorry sa'yo kasi alam kong hindi ka komportable sa akin nung araw na yun. O baka hanggang ngayon.
Natawa naman si Dos sa huli niyang sinabi. Pero kasi, hindi ko kaya makitang nag-iisa ang mga babae. Dahil may kapatid din akong babae tapos bunso pa. Pero hindi kapatid ang tingin ko sa iyo ah. So, yeah, I'm happy that you gave me a chance to introduce myself to you. And I admire your works. Sa lahat ng mga gawa mo, ang gaganda nila. Nakangiting wika ni Dos. Hindi alam ni Elisa kung bakit bigla na lang siyang natamaan sa sinabi nito. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi niya yun pinahalata kay Dos. Bakit sa lahat ng compliments at feedbacks na natatanggap ko, sa kanya yung may malaking epekto? Saad niya sa kanyang isipan. Huwag ka magalala. Ngayong nasabi ko ng lahat ng gusto kong sabihin, okay na ako. Hindi na ako mangungulit sa'yo. Mapait na ngumiti si Dos, saka siya tumalikod kay Elisa. Dos! Pagtawag ni Elisa sa kanya. Ngunit nagsimulang maglakad si Dos, dahilan para si Elisa na naman ang sumunod sa kanya. Dos! Hayaan mo na ako, Elisa. Masaya akong nasabi ko na sa iyo lahat. Sagot nito, ngunit hindi pa rin niya nilingon si Elisa. Dos! Tama na, Elisa. Okay lang ako. Ano? Hindi ka pa talaga lilingon sa akin? Yung bayad mo, oy! Diyos ko! Stress na saad ni Elisa. Napalingon naman si Dos sa kanya, saka ito ngumiti. Ay, hindi ko pa pala nababayaran. Sorry, ito ro. Sabi ni Dos sa kanya binigay ang 3,000. Okay, diba? Ito diba ang oras na aalis na ako at mag-exit? Namuntong hininga si Dos, akmang maglalakad na sana siya, nang biglang magsalita ulit si Elisa. Teka! Kaya naman napaharap si Dos sa kanya. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Elisa mula sa pagiging iritado at nakukulitan kay Dos. Naging malambot siya at mahinhin. Ang totoo, kinikilig ako kapag nakakarinig ako ng papuri ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga bumibili ng bracelets ko. Ang sarap lang sa pakiramdam na ina-appreciate nila ang gawa ko. At hindi lang yun basta-basta bracelet lang. May kwento at may malalim na kahulugan ng mga yon, ayon sa mga kantang inspired doon. At saka, sorry, kasi hindi ko napansin na suot mo pala ang gawa ko. Dagdag ni Elisa, saka siya napatawa ng kaunti. At sorry din kasi nagmaldita ako sa'yo. Naiirita kasi ako sa'yo nung una eh, kasi naman ikaw eh. Natawa na lang silang dalawa dahil naalala nila ang una nilang pagkikita. Dahil tumawa ka na, ibig sabihin ba niyan, okay na tayo? Are we friends already? Mahinang tumango si Elisa. Sorry din nung ginudge kita agad nung tumabi ka sa akin. Akala ko talaga baliw ka eh, hindi ko alam. Natatawang sagot ni Elisa. Kumain ka diba? Biglang tanong ni Dos kay Elisa. Oh, wow, ang bilis mo ah. Magkaano-ano kayo ni Flash, kapatid mo? Nagtatanong lang naman ako. Masama ba? Gusto mo, libre kita ng fries at sundae? Para naman makabawi ako sa'yo. Nakangising tanong ni Dos kay Elisa. Talaga? Pwede naman. Kaso, nandito kasi yung best friend ko eh, kaya hihintayin ko siya dito. Hindi na rin ako makapasok kasi ang dami ng tao doon. Makakahintay ka rin ba sa akin dito? Baka kasi pagbalik ko, tinakbuhan mo naman ako. Napatingin si Elisa kay Dos. Kitang-kita na niya sa mga mata ng binata na sinsero ito sa kanyang sinasabi. Pangako, maghihintay ako dito. Siyempre, fries at sundae na yan eh. Tapos libre pa. Aayaw pa ba ako? Noted. I'll be back, Elisa. Mabilis na nakaalis si Dos para bumili ng pagkain para sa kanilang dalawa. Si Elisa naman sa kabilang banda ay napapangiti na lang sa hindi malamang dahilan. Bakit ba ako umingiti? Naloko na. Hindi naman ako ganito ah. Excited ba ako sa libreng fries at sundae? Pwede. Pero, saad pa niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay dumating na si Dos. Malawak naman ang ngiti nito nang makita si Elisa na nakaupo pa rin sa pwesto kung nasaan sila kanina. Akala ko iniwan mo na ako. Bungad pa ni Dos sa kanya. Nangako kaya ako. At saka ayoko ma-disappoint yung taong pinangakuan ko. Umupo na si Dos sa harap ni Elisa sa kanya inilabas ang pinamiling pagkain. Hala! 3 large fries! Seryoso ka ba? Nagningning ang mga mata ni Elisa nang makita ang pagkaing paborito niya. Sobra na to, Dos! Deserve mo rin kaya yan.
Kaya ayaan mo na. Nakangiting sagot ni Dos. May spaghetti, burger, fried chicken ang binili nito para sa kanilang dalawa. Kaya mas lalo namang nagningning ang mga mata ni Elisa. Salamat talaga dito ah! Wala lang yun. Mas dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na makilala kita. Kumagabi na kaya naman mas lalong dumadami ang mga tao. Dinig na dinig pa rin nila ang mga taong sinasabayan ng kanta ng mga nagpe-perform sa music festival concert. Mahilig ka rin sa music? Kasi nagpunta ka dito eh. Tanong pa ni Elisa pagkatapos nilang kumain. Hindi na naubos ng dalaga ang pagkain dahil sa sobrang dami. Oo, parang sa lahat ng kapatid ko, ako lang ata mahilig sa music. Talaga? Ilan ba kayo? Wala ka palang ka-vibes. 6 kaming lahat. 5 lalaki tapos 1 babae, bunso namin. Ang dami niyo pala. Masaya ba na may kapatid ka? Ako kasi, ako lang mag-isa. Tumango si Dos. Masaya naman. Kahit minsan magulo ng bata pa kami. Pero ngayon namimiss ko na sila. May kanyang-kanyang buhay na kasi kami. May mga pinapatakbong kumpanya. Biglang napatigil si Elisa sa kanyang huling narinig. Kumpanya? Kayo may kumpanya? Oo. Oh, yung dad ko, mga kapatid ko. Si Vixen na lang ang wala pa dahil nag-aaral pa siya. Kasali ka? May kumpanya ka rin? Gulat na tanong ni Elisa. Yeah. It's Food Corp. Hidalgo Food Corporation. Napatakip ng bibig si Elisa dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang may-ari ng kumpanyang sikat sa larangan ng pagkain ay nasa harap niya. Sigurado ka ba? Hindi ka nang titrip lang sa akin? Paninigurado pa ni Elisa. Kinuha ni Dos ang kanyang cellphone sa kanya sinerch ang kanyang pangalan sa internet. Nanlaki ang mga mata ni Elisa dahil totoo ang sinabi ni Dos sa kanya. Isa kang CEO? Sir Dos, para dapat ang itawag ko sa'yo. Napatawa naman si Dos sa sinabi ni Elisa. Ano ka ba, Elisa? Kahit Dos o baby na lang, okay na ako. Napatigil naman si Dos sa pagtawa dahil sinamaan siya ng tingin ni Elisa. Pero, ayun na nga. Masaya para sa akin ang may kapatid. Lalo na kapag kasundo mo. Dagdag pa nito. Talaga? Ang buti ka pa. Ako kasi, ako lang mag-isa. Tapos namatay pa ang mga magulang ko dahil sa aksidente. Kaya ang tiyahin ko ang kasama ko sa buong buhay ko. Mapait na ngumiti si Elisa. Pero thankful pa rin ako kasi minahal ako ni Cham na parang totoong anak niya. Napatingala si Elisa sa langit at pinagmasda ng mga ito. Maya-maya pa ay nabigla na lang ito nang may marinig siyang pagsabog. Ay, palakaka! Sigaw pa niya. Pero bumungad sa kanila ang fireworks, hudyat na natapos na ang concert. Sabay nilang pinagmasdan dalawa ang fireworks hanggang sa napatingin si Elisa kay Dos dahil may natandaan siya na sinabi niya kay Elisa noon. Favorite ko talagang tingnan ng fireworks. Saad pa ni Dos, mas lalong napatitig si Elisa sa binata. Ako din, yan rin ang gusto kong tingnan kaya pag Pasko at bagong taon ay excited talaga ako. Kahit hanggang ngayon na matanda na ako. Natatawang saad ni Elisa. Bakit? Mga bata lang ba ang pwedeng ma-excite sa fireworks? Hindi kaya, dapat tayo rin. Sabay na napatawa si Dos at Elisa habang pinagmamasdan ng fireworks sa kalangitan. Tapos na ang concert. Baka papunta na rin ang best friend ko dito. Ganun ba? Ay, ayan na pala siya. Elisa, alam mo bang ang gwapo ni Arthur Neri? Tsaka si Andy, ang dami kong videos dito tapos grabe yung energy ni Ben and Be- Ay, may kasama ka palang pogi, kaibigan. Bagong kaibigan mo? Si Dos pala. Dos, si Selena, best friend ko. Pakilala pa kay Elisa. Dos? Dos Hidalgo? Ikaw ba yun? Yeah. It's me. Nice to meet you, Selena. Lumapit naman si Selena kay Elisa saka ito bumulong. Hanip, may pogi ka palang kaibigan. Kaibigan nga ba? Tapos may ari pa ng kumpanya. Iba ka talaga, Elisa ko. Paano mo naman nalaman ng tungkol sa kanya? Hello? Sikat kaya ang pamilya nila? Parang halos lahat sila maliban kay Vixen ay may sariling kumpanya na. Hindi naman maiwasan ni Dos na mapangiti habang tinitingnan na nagbubulungan sina Elisa at Selena. Uwi na ba kayo? Gusto nyo, iatid ko na kayo para hindi asil.
Traffic pa naman ngayon dahil maraming tao. Uwi ka pa ni Dos, kaya natigilan na sina Elisa. But if you're uncomfortable, Elisa, it's okay. Ay hindi sir, okay lang. Okay lang kay Elisa yon. At saka totoo naman na hassle na kapag magko-commute pa kami ngayon. Pinandilata naman ni Elisa ang kanyang kaibigan para tumigil. Pero sumenya si Selena na okay lang. Elisa, is it okay with you? Tanong ni Dos. Napatingin sina Dos at Selena sa kanya kaya naman napatango na lang ito. Oo, bigat pa naman ang dalo ko. Nahihiyang sagot ni Elisa. Ako na magdadala papunta sa kotse. Okay lang ba sa'yo? Napatango si Elisa nang hindi niya namamalayan dahilan para mapatawa ng patago si Selena sa kanya. Maya-maya pa ay nagpunta na sila sa parking lot kung saan nandun ang mga sasakyan ni Dos. Sa passenger seat na si Elisa syempre. Asar ni Selena kaya naman napairap si Elisa sa kanya. Ano? Hindi kaya? Sa likod na lang kami ni Selena. Lo, likod daw. Wag na. Solo ko muna ang backseat, El. Pwede? Malambing na wika ni Selena. Napabuntong hininga na lang si Elisa habang si Dos naman ay palihim na napangiti. Walang nagawa ang dalaga kung hindi sa passenger seat na lang ito umupo. Teka! Nagulat si Elisa nang pagbuksan siya ni Dos ng pinto ng sasakyan. Napangiti pa siya ng konti bago pa man siya makapasok sa loob. Okay na ba lahat? Naka-seatbelt na ba? Tanong ni Dos pagkatapos niyang ilagay ang mga gamit ni Elisa sa likod ng kanyang sasakyan. Oo, okay na Dos! Sagot naman ni Elisa. Napangisi na lang si Dos sa kanya pinaandarang sasakyan. Tinatanong rin niya kung saan nakatira si Elisa na siyang sinasagot rin kaagad ng dalaga. Okay lang ba sa inyo na magpatugtog ako? Tanong ni Dos habang nasa biyahe ito. Oo naman! Mabilis na sagot ni Selena. Kimmy, tahimik lang pala ako dito kasi moment niyo tong dalawa. Dagdag pa niya, saka napatawa ng konti. Napailing na lang si Elisa sa kanyang kaibigan habang si Dos naman ay binuksan na ang speaker. At doon saktong nakaplay ang Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley. Ang ganda naman ng kanta! Wake up pa ni Selena dahilan para mapalingon si Elisa sa kanya. Sorry na, ito na nga tatahimik na nga eh. Maya-maya pa ay nagsimula nang magsalita si Elisa para hindi na rin mabagot si Dos. Nagsiselfone na kasi si Selena kaya naman ay nandoon na ang kanyang atensyon at hindi na ito sasabat pa. Salamat nga pala at saka pasensya ka na kay Selena. Saad ni Elisa habang nakatingin kay Dos. Okay lang Selena, maliit na bagay lang naman to. Kung gusto mo ako na mag-aatid sundo sa'yo eh. Ay wow naman, speed ka talaga eh no? Nagbibiro lang ako, unless kung gusto mo naman. Pangungulit pa ni Dos. Ewan ko na lang sa'yo, Sir Dos. Anong sir? Ayoko ng ganun. Gusto ko Dos or baby lang ha. Inismiran lang siya ni Elisa kaya naman napatawa ito. Alam mo, masaya ako ngayon. Uwi ka pa ni Dos. Bakit naman? Maraming rason para sumaya eh. Secret. Eh di secret. Nire-respeto ko ang desisyon mo kung hindi mo sasabihin sa akin. Biro lang. Siguro dahil nakausap na kita. Tagdag pa ni Dos. Ako rin. Alam mo, pakiramdam ko matagal na tayo nag-uusap na ewan. Bigla na lang ako naging komportable sa'yo. Natatawang sagot pa ni Elisa. Ibig sabihin na ata nun, soulmate tayo. Napatingin si Elisa kay Dos hanggang sa napatawa na lang silang dalawa. Soulmate talaga? Hanep ka rin eh no? Nang makarating sila sa bahay ni Elisa ay nauna na si Selena. Magkapit-bahay lang kasi sila. Nasa harapan ng bahay sina Selena at Dos at hindi alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa na para bang ayaw nilang malayo muna. Gusto mo pumasok? Ipapakilala kita sa tiyahin ko. Ikaw ah, di pa nga ako naniligaw sa'yo, pinapakilala mo na ako sa tita mo. Pilyong saad ni Dos. Ano? Hindi pa naniligaw? May plano ka ba? Natatawang sagot ni Elisa. Ay, ha? Oo, hindi. Wala. Bakit naman? Pagtanggi pa ni Dos. Sabi mo eh. Halika, pasok ka muna. Pinapasok na ni Elisa si Dos sa loob ng bahay nila. Si Dos naman sa kabilang banda ay biglang kinabahan na parabang
Pakiramdam niya ay tatanungin siya ng pulis. Tia, may bisita po ako. Mabilis namang nakalabas si Alma mula sa kusina para tingnan ang sinasabing bisita ni Elisa. Uy, kumusta? Tanong nito kay Dos. Good morning po. Napatawa naman si Elisa sa sinabi ni Dos. Gabi na ngayon. Bulong pa niya sa binata. I mean, good evening po. Ako nga po pala si Dos. Kinakabahang sabi niya. Ay, kay gwapong bata naman ito. Kumain na ba kayo? Hindi alam ni Dos kung ano ang kanyang isasagot, kaya naman napatingin siya kay Elisa na kanina pa natatawa. Opo, tiya. Kaso, fries, burger, spaghetti at fried chicken lang po kinain namin. Nako, hindi naman masistansya mga yan. Mabuti nalat nagluto ako ng sinigang. Sinigang po? Gulat na tanong ni Dos. Oo, iho. Gusto mo bang kumain? Napasulyap ito kay Elisa bago siya sumagot ng, pwede po ba? Nang tumango si Alma ay siyang pagtungo nito sa kusina, kaya naman naiwan na sina Elisa at Dos sa sala. Talaga ha? Gutom ka pala? Bakit hindi mo sinabi? Nakakaiya rin sa'yo eh. Tsaka, paborito ko kasi ang sinigang. Kahit anong klaseng sinigang, basta sinigang. Gustong gusto ko talaga. Hindi naman maiwasan Elisa ang mapangiti dahil lang makulit na Dos na kilala niya ay naging bata nang marinig ang salitang sinigang. Halina, kain na tayo! Aya pa ni Alma sa kanila. Nagdasal muna ito bago kumain. Inisakaso pa ni Alma si Dos dahil natutuwa ito sa binata. Ang sarap po ng luto ninyo! Saad ni Dos pagkatapos tikma ng sinigang. Ano ka ba? Maliit na bagay! Magpakabusog ka ha! Hoy, dahan-dahan, Dos! Baka mapasok ka... Aray! Napahawak si Dos sa kanyang labi dahil napaso ito. Ayan, kakasabi ko pa lang eh. Patingin! Humarap si Elisa kay Dos dahil magkatabi lang naman sila. Sa kanya tiningnan ang namumulang labi ni Dos. Sa sobrang lapit ng kanilang mukha, ay hindi alam ni Dos kung bakit ganun na lang kabilis ang tibok ng puso niya. I'm fine, Elisa. Okay lang ako. Nauutal na wika niya. Lumayo na si Elisa sa pagkalapit kay Dos kahit nag-aalala pa siya sa napasong labi ng binata. Si Alma naman na nasa harapan nila ay nakatitig lang sa kanya. Nanliligaw ka ba kay Elisa, Dos? Biglang napaubo si Dos mula sa pagkain at nabulunan ito. Dos, tubig ko! Dali-daling uminom ng malamig na tubig si Dos dahil para mapanginig rin to dahil sa sobrang lamig. Okay ka lang ba? Tiyang naman, anong klaseng tanong yun? Saad ni Elisa habang hinihimas niya ang likod ni Dos. May mali ba sa tanong ko? Nak, Dos, anong sagot mo dun sa tanong ko? Hindi pa po. Actually, ngayon pa lang po kami nagkakilala ni Elisa. Pero tiya, mabait po kasi siyang tao. Makulit nga lang pero alam ko namang mapagkakatiwalaan siya. Dahil kung hindi, mukhang lalabas ulit ng taekwondo skills ko nung bata pa ako. Napalunok naman si Dos sa sinabi ni Elisa. Hindi lang pala basta ito babae. Kita ko rin namang mukhang mabait siya. Pinalaki ka ng maayos ng mga magulang mo. Nang matapos sila sa pagkain, ay napagdesisyonan na ni Dos na uuwi na rin dahil hinahanap na siya ng kanyang ina. Ano ba yan? Parang pumunta lang ako dito para makikain. Nahihiyang wika ni Dos kay Alma. Asus, hindi naman. Hinahanap ka na kasi ng ina mo. Baka may kailangan sa'yo o sadyang namimiss ka lang niya. At saka marami pang mga araw, nak. Balik ka lang dito, ha? Napatingin naman si Alma kay Elisa na parang nang-aasar ito, dahilan para mapailing ang dalaga. Nagpaalam na rin si Alma na papasok na siya sa kanyang kwarto. Mag-iingat ka sa pag-drive, Dos, ha? Salamat din sa paghatid sa amin ni Selena. Nakangiting sambit ni Elisa nang papasok na si Dos sa kanyang sasakyan. Thank you, Elisa. Hanggang sa muli natin pagkikita. Hindi alam ni Elisa kung bakit ganun na lang kasaya ang kanyang puso habang inaalala ang pagsasama nila ni Dos. At least, hindi ako nagsisi na binigyan ko siya ng chance na magpakilala sa akin. Nakangiting saad nito sa kanyang sarili. Nang sumunod na mga araw ay naging busy na ulit si Elisa sa paggawa ng mga music-inspired bracelets. Hindi naman ito mawala sa kanyang isip si Dos at kung ano na ang pinaggagawa nila. Isang araw ay nagpunta si Elisa sa Luneta Park para doon mag-display ng kanyang mga paninda.
Hello everyone! Nandito ako sa Luneta Park. Baka gusto niyo akong bisitahin at bumili ng aking mga music-inspired bracelets. Kita-kits! Wika niya habang nagtatype siya sa kanyang Facebook page para makapag-post. Wala pang 5 minuto mula nang mag-post siya ay marami na mga taong pumunta sa pop-up store ni Elisa, dahilan para mapangiti ang dalaga. Pili lang kayo! Magaganda po yan at made with love! Saad niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbebenta ay nagulat na lang siya nang nagsisisigaw ang mga babae. Pagkalingon niya sa likod ay nakita niya si Dos na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Hi! Nakangising bati ni Dos. Hi! Hindi ko alam na may fans club ka pala! Natatawa namang sagot ni Elisa. Normal lang talaga sa aming mga gwapo na may mga fans. Aba, ang yabang ah! Siya nga pala, napadaan ka dito ah! Ah oo, nakita ko kasi post mo sa FB page mo. Eh ganun ba? Gusto mo tulungan kita sa pagbenta? Ako muna tindero mo. Tingnan mo, masasold out ka agad to. Sige nga, pasikatin mo nga ako. Natatawang sabi ni Elisa. Dumarami na rin ang mga tao sa parke, kaya naman ay may naisip si Dos. Kung sino ang bibili ng paninda naming bracelets, pwede magpa-picture sa akin. Pagbibiru pa niya, ngunit nabigla na lang siya nang dumugin siya ng mga babae para bumili. Napatingin naman siya kay Elisa na naaaliw sa mga mamimili dahil parang mas gusto pa ata nilang magpa-picture kay Dos, kaya mapipilitan silang bumili ng mga bracelets niya. Hinay-hinay lang po, mahina po ang kalaban. Paalala ni Dos habang si Elisa naman ang tagakuha ng bayad at tagasukli. Salamat po! Pa-picture na po kayo kay Sir Dos! Sige lang po, upo kayo mahiya! Nakangiting saad ni Elisa. Pagkatapos ng ilang oras na pagbebenta ay naubos lahat ng mga paninda ni Elisa dahil na rin sa tulog ni Dos. Pawis na pawis ito, kaya naman ay binilhan siya ng malamig na tubig at tissue ni Elisa. Eto, tissue tsaka tubig! Talagang nagpasikat ka sa akin na. Nagbibiro lang naman ako kanina tapos tinutuo mo na. Natatawang sambit ni Elisa. It's fine. Nag-enjoy rin naman ako kanina. At saka, hindi ko ba nagsiselos kanina? Maraming nagpapapicture sa akin ng mga babae. Ano? Bakit naman ako magsiselos? Bakit, jowa mo ba ako para may dahilan na magselos ako? Tatanong lang naman ako eh. Pero seryoso ah. Thank you Dos sa pagtulong sa akin kanina. Pero kahit hindi ka pa dumating kanina, alam ko namang mauubos lahat ng paninda ko. Siyempre Elisa. Ang gaganda kayo ng mga gawa mo. Nagkatinginan ang dalawa at para bang ayaw na nilang putulin yun hanggang sa napaubo si Elisa. Simula noon ay palagi nang pumupunta si Dos kung saan nakapwesto ang pop store ni Elisa. Walang mintis, minsan ay tinutulungan niya ang dalaga sa pagbenta at minsan naman ay bumibili ito ng madami para ibigay sa mga bata. Bakit tayo nandito? Kasalukuyang nasa park sina Elisa at Dos. Inaya kasi siya ng binata kaya naman pumayag ito dahil may importante daw na sasabihin si Dos sa kanya. Kasi nga may sasabihin ako sa iyo. Nahihiyang sagot ni Dos. Sige, ano ba yun? 3 beses na huminga ng malalim si Dos habang nakatingin lang si Elisa sa kanya at iniisip kung ano ang sasabihin niya. I like you Elisa. Pwede ba ako manligaw sa iyo? Hindi alam ni Elisa kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso pagkatapos marinig ang inamin ni Dos. Sa pagdaan kasi ng mga araw at buwan ay tila nagiging maalaga si Dos sa kanya. Hindi pwede Dos. Nakatingin ng diretso si Elisa sa mga mata ni Dos na parabang buo na ang desisyon nito. Ha? Bakit? May jowa ka na ba? Nagtanong ako kay Tita Alma. Wala daw. Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman sa ganon. E di, hayaan mo ako manligaw sa'yo. Nakangising saad nito. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Hindi mo ba ako type? Magagawa ko naman yun ng paraan. Bakit ba ang kulit mo? Bakit ba ayaw mong pumayag? Ayaw mo ba sa akin? May nagawa ba ako mali? Hindi nga sa ganon. Ay, bahala ka nga dyan. Gawin mo ang gusto mo. Basta alam mo na ang sagot ko. Tahimik sina Elisa at Dos habang nasa biyahe. Nagpresenta kasi si Dos na ihahatid si Elisa sa kanila. May iba ka bang gusto? Biglang tanong ni Dos pero napailing naman si Elisa. Eh wala naman pala eh. Sagaba lang ba ako sa negosyo mo?
Nakukulitan ka na ba sa akin? Hindi naman. Pero oo, makulit ka nga. Natatawang sagot ni Elisa. Elisa, hayaan mo lang ako sa gusto kong gawin. Ang iparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto. Pero nararamdaman ko naman na gusto mo ako. Ayaw mo lang sabihin. Ayabang! Makulit ka na nga, mahangin ka pa. Hindi makapaniwalang saad ni Elisa. You can tell. Basta ako, confident ako na gusto mo ako. Hindi ko lang alam kung bakit humihindi ka na manligaw ako sa'yo. Ewan! Nang makarating sila sa bahay ni Elisa, ay sakto namang nakaabang rin si Alma na naghihintay ng balita tungkol sa balak na panliligaw ni Dos sa kanyang pamangkin. Dahil bago pa magtanong si Dos kay Elisa, ay nagpaalam muna siya kay Alma na siyang boto sa kanya. Anong balita? Bungad nito kay Elisa. Anong balita po, Cham? Wala bang sinabi si Dos sa'yo na manliligaw siya sa'yo? Sinabihan niya po ako, pero hindi po ako pumayag. Hindi pwede, Chang. Mapait na umiti si Elisa sa kanyang tiyahin. Ha? Anong hindi pwede? Botong-boto pa naman ako kay Dos. May mali ba sa kanya? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi naman po. Wala naman po. Sa totoo lang, Chang. Gusto ko po si Dos. Kaso, may iniisip kasi ako na sitwasyon kaya sinabi kong hindi pwede. Napatango na lang si Alma sa sinabi ng kanyang pamangkin at nire-respeto ang desisyon nito. Pero sabi ko po sa kanya na bahala siyang gawin ang gusto niyang gawin. Kinabukasan ay nagising na lang si Elisa dahil sa malakas na pagtawa ni Alma. Si Selena ba ang kausap ni Tia? Nagtatakang tanong nito sa sarili. Maya-maya pa ay natigilan siya nang marinig ang isang boses ng lalaki. Dali-dali siyang lumabas sa kanyang kwarto at bumungad sa kanya si Dos na nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan kay Alma. Good morning! Bati pa ni Elisa. Good morning, Elisa. Sorry kung nagising ka sa ingay namin ni Tita Alma. Here, flowers for you. Saad ni Dos, sa kanya inabot kay Elisa ang bouquet na dala niya. Nanlambot naman ang dibdib ni Elisa dahil ang paborito pa nitong bulaklak na tulip ang dala ni Dos. Ang aga mo yata. May kailangan ka ba? I just want to declare something. Ha? Ano naman? Tanong ni Elisa habang inaamoy ang mga bulaklak. That this is the first day of courting you, Elisa Madrigal. Sagot ni Dos saka ito kumindat sa kanya. Anong sinasabi mo? Ang sabi mo, di ba? Bahala na ako sa gusto kong gawin. Ito ang gusto ko. Ang ligawan ka. Hayaan mo lang ako pero hindi ako mapapagod sa paniligaw ko sa'yo. Kasi worth it rin naman lahat ng paghihirap ko. Hanggang sa makuha ko matamis mong oo. Parang gustong-gusto ni Elisa na sumigaw at tumalon dahil sa kilig na nadarama. Pero pinakalma niya ang kanyang sarili at tinatago yun. Magkulit na magkulit ka lang, Mr. Hidalgo. Alam kong titigil ka rin. Walang araw na hindi bumibisita si Dos sa bahay ni na Elisa na siyang nagustuhan niya. Wala kasi itong absent, kaya naman ay mas lalo ring natuwa si Alma sa kanya. Gusto mo turuan kitang gumawa ng bracelet? Gawa ka ng sarili mong version sa kantang gusto mo. Aya pa ni Elisa sa kanya. Kasalukuyan silang nasa sala ng bahay ni Elisa nang maisip ang ideyang yun. Okay po, gawin natin. Sagot naman ni Dos. Kaagad namang kinuha ni Elisa ang mga beads na nasa kanyang kwarto habang si Dos naman ay excited na excited. Oh, anong kantang gagawa natin? Special to kasi ikaw ang gagawa. Siguro, Top of the World by the Carpenters. Ay, gusto ko yan! Eh kaso yung cover niyan, color ng rainbow. Then let's do it. Teach me muna. Malambing na tugon ni Dos. Inismira naman siya ni Elisa dahil sa panlalambing nito sa kanya. Tanggal angas ah, nagpalambing. Natatawang saad ni Elisa. Nagsimula ng turuan ni Elisa si Dos kaya naman maingat itong nakikinig sa dalaga. Nung una ay nahihirapan si Dos, ngunit kalaunan ay nakasunod naman siya. See, look at this. Pagyayabang pa ni Dos sa kanya. Saka na yung pagyayabang mo, hindi pa nga tapos yan eh. Pagkatapos ng ilang minuto ay mabilis lang silang natapos. Malawak ang ngiti ni Dos dahil hindi lang ito basta bracelet lamang. Gawa niya ito na kasama ang babaeng mahal niya. Did my love puts you to the top of the world, Elisa? Biglang tanong ni Dos sa dalaga. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa umabot yon sa isang minuto.
Hinawakan naman ni Dos ang pisngi ni Elisa at hinimas gamit ang hinlalaki niya. Kahit hindi mo man sabihin, alam ko ang sagot. Siguro sa mga 60%. Malay natin, darating din ang araw na magiging 100% na yan. Napatawa naman si Elisa sa sinabi ni Dos. Ang kulit mo kasi. Ang sabi ko naman sa'yo, hindi pwede, diba? May pa-put on your top of the world ka pa. Natatawang saan nito? Gaya ng lyrics ng kanta na to. Is that love that I found ever since you've been around? Your love puts at the top of the world. Saad ni Dos, saka siya ngumisi kay Elisa. Ang dami mo namang alam. Miyembro ka ba ng Carpenters? Hindi, karpintero lang. Biro pa ni Dos. Pero Elisa, gusto kong ikaw magsuot ng bracelet na gawa ko. Nasa tuwing titignan mo to, maaalala at maiisip mo na your love puts me at the top of the world. Sinuot ni Dos yung bracelet sa may palapulsuhan ni Elisa. Bigla namang nakaramdam ang dalaga ng kilig at pagkalambot sa kanyang puso. Ang dami mo ba talagang sinasabi? Sus! Pero salamat Dos ha. Na-appreciate ko lahat ng ginawa mo, ginagawa mo at sa mga gagawin mo pa. Sobra-sobra. Teka Elisa, huwag mo sabihin sasagutin mo na ako. Oo mo? Hindi no. Sabi ko nga sa'yo, hindi. Ang kulit-kulit mo talaga. But still, I'm willing to wait because I can feel na may chance talaga ako sa'yo. Maybe you're just afraid. Nandito lang ako para sa'yo, Elisa, at maghihintay ako sa mata mismong oo. Ipinagpatuloy pa rin ni Dos ang panliligaw niya kay Elisa at kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Na kahit galing siya sa kanyang kumpanya ay tinadalaw pa rin niya si Elisa sa kanila. What do you want to say, Elisa? Are you okay? Wala namang masama sa'yo? Masakit? Nag-aalala ang tanong ni Dos kay Elisa. Nag-text kat si ito sa kanya na magkita sila sa fast food restaurant kung saan sila unang nagkita. Okay lang ako. Umupo ka muna. Nag-order na ako para sa atin. Kaagad namang umupo si Dos sa harap ng dalaga at halatang kinakabahan siya sa anumang sasabihin ito sa kanya. May ibibigay sana ako sa'yo. Dagdag ni Elisa nang makaharap ito kay Dos. Ano po yun? Malambing na tanong ni Dos, dahilan para mapangiti ng malawak ang dalaga. May kinuhang maliit na itim na box si Elisa mula sa kanyang bag sa kanya ito ipinakita kay Dos. Gawa kong bracelet para sa'yo. Napawaw naman si Dos dahil para sa kanya. Yun ang pinakamagandang bracelet na nagawa ni Elisa. Sagot ko sa matagal man ang tinatanong sa akin. Nagtatakang tumingin si Dos kay Elisa. Santo na song inspired? Tanong pa nito habang tinitingnan ang details ng bracelet. Oh, by app Dharma Down. Oo? Sagot sa tanong mo kung pwede mo ba ako maging girlfriend. Napahinto si Dos, sa kanya inangat ang kanyang ulo para tingnan ang reaksyon ni Elisa. Nakangiti ito sa kanya, kaya naman ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tama bang iniisip ko? Naluluha na ang mga mata ni Dos dahil sa saya na nararamdaman niya. Dahan-dahan namang tumango si Elisa, dahilan para mapatayo si Dos. Dos, umupo ka nga! Natatawang saad nito sa bagong nobyo. I can't, Elisa. I'm happy. Kinikilig ako. Napatawa ulit si Elisa at maging siya ay kinikilig din. Nagulat na lang ito nang biglang sumigaw si Dos. Order lang kayo lahat. Ako magbabay kasi sinagot na niya ako. Sabay turo kay Elisa. Kahit nahihiya ay ngumiti si Elisa sa harap ng mga taong nagpapalakpakan para sa kanilang dalawa. Thank you, Elisa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Makukuha ko rin ang matamis mong oo. I will never ever waste that. I swear. Alam ko naman yon. Siguro naman tama rin ang desisyon ko. Pwede ko bang malaman kung bakit sabi mo noon hindi ako pwedeng manligaw sa'yo? Napabuntong hininga si Elisa saka ito tumingin ng diretso kay Dos. Ano kasi, may plano akong mag-ibang bansa, magtrabaho sa abroad. Sa katunayan, nag-iipon na nga ako ng pera eh. Gusto ko kasi makatulong kay Chiang Alma para naman makabawi ako sa lahat ng nagawa niya sa akin. El. Wika ni Dos sa kanya hinawakan ng kamay ni Elisa. Pero napagtanto ko na papaano si Chiang kung iiwan ko siya. At saka may pera rin naman sa Pilipinas, hindi lang gaano kalaki. What about having a shop? Para sa bracelet shop mo. You deserve a bigger space, Elisa, for your pieces.
We can be business partner. Naku. Pwede bang saka na natin yung pag-usapan? Pwede bang tungkol muna sa atin? Nahihiyang tanong ni Elisa. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, ngunit hindi na yung kagaya ng mga nakaraang pag-uusap nila dahil magkahawak na ang mga kamay nila at tila masayang-masaya sila sa piling ng isa't isa. Ha? Sigurado ka ba? Ipapakilala mo ako sa pamilya mo? Kinakabahan na tanong ni Elisa. Kasalukuyang nasa park sina Elisa at Dos ngayon at nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Wayhan, ayaw mo ba? Okay lang naman kung hindi muna. Hindi naman sa ganun, Han. Kinakabahan kasi ako. Alam mo na, baka ayaw nila sa akin o baka hindi nila ako magustuhan. Hinawakan ni Dos ang magkabilang pisngi ni Elisa saka siyang umiti. Han, hindi yan mangyari. I swear, kapag nakilala mong pamilya ko, for sure na magugustuhan ka nila. Pampalubag loob ni Dos sa nobya. Talaga ha? At saka may tiwala rin naman ako sa'yo. Alam kong mababait din ang pamilya mo. Oo, kaya huwag ka mag-alala, okay? I love you. I love you too, Dos. Nang dumating ang linggo ay ganun na lamang ang kaba ni Elisa. Nakaayos na siya at handa nang pumunta sa mansyon ng mga Hidalgo. Are you ready, hon? Malambing na tanong ni Dos sa kanyang nobya. Oo naman, pero medyo kinakabahan lang. I hope everything's gonna be alright, hon. Matamis na ngumiti si Elisa kay Dos saka siya hinawakan nito sa bewang. I promise, hon. Magiging okay ang lahat. Kahit habang nasa biyahe sila ay hindi pa rin nawala ang kaba na nadarama ni Elisa. Kaya naman hinawakan ni Dos ang kamay niya. Malapit na tayo, hon. Nakangiting wika ni Dos. Hawak kamay silang naglakad papasok sa mansyon ng mga Hidalgo. Grabe! Ang laki pala ng bahay nila! Hindi makapaniwalang usal ni Elisa habang tinitingnan ang kabuuan ng bahay ni Dos. Ma'am, sir. Ma! Sambit ni Dos. Sa malubong sa kanya ang nakangiting si Via. Ngunit nagulat naman si Elisa nang bigla siyang yakapin ito. Finally, iha! Nakilala na rin kita! Masayang wika nito. Good morning po. Ako nga po pala si Elisa Madrigal. Nice to meet you po, Mrs. Hidalgo. I'm so happy to finally meet you, iha. And hindi yan Mrs. Hidalgo. Just call me Tita Via. Okay ba yon? Nakangiting saad nito. Oh, okay po. Kinakabahang sagot naman ni Elisa. Nako, huwag kang kabahan. Hindi naman kita kakainin. Teka, mahal? Ito na si Elisa! Pumungad kay Elisa ang matangkad na lalaki. Matanda na ito dahil sa mapuputing hibla ng buhok nito. Hon, si Dad Gray. Dad, si Elisa po, girlfriend ko. Nice to meet you po, Mr. Hidalgo. Mainhi na bati ni Elisa. We finally meet Elisa. Welcome to the family. Nakangiting saad ni Gray sa dalaga. Naging masaya ang pagsasalo-salo nila. Lalo na nung dumating sina Uno at Iris kasama ang kanilang anak. Talaga po ba ate? Nagbebenta ka rin ng mga damit noon? Oo naman. Teka, hula ko, pinapakyaw raw ni Dos ang mga paninda mong bracelet, no? Tanong ni Iris kay Elisa. Opo, nung hindi pa yun naliligaw, panay siya bili ng bracelets ko. Natatawang sagot ni Elisa. Mana nga siya kay Papa Gray. Ganon din kasi siya nung binalikan niya si Mama Via tapos nagbebenta ng barbecue ang pamilya niya. Kaya ayun, pinakyaw lahat. Kwento ni Iris. Napatawa naman si Elisa dahil manang-mana nga si Dos sa ama nito. Nasaan po ang mga kapatid ni Dos? Si Tres nasa Siargao. Si Fort naman busy sa kumpanya niya at naghahanda dahil may paparating na inter-company basketball league. Habang si Fifth naman nakakambal niya ay busy rin sa kumpanya niya. At ang bunso naman nilang si Vixen ay nasa Baguio at nag-aaral. Ang yaman talaga nila ate, no? Pero hindi sila kagaya ng iba na mantapobre at sakim. Oo, sinabi mo pa. Maayos kasi silang pinalaki ni Mama Via. Nagkwentuhan pa si Iris hanggang sa inaya na si Elisa na umuwi si Dos. Gabi na rin kasi at mag-isa lang ang Tia Alma ni Elisa sa bahay nila. Tita, salamat po. Masayang-masaya po ako na makilala ang pamilya ninyo. Nakangiting wika ni Elisa. Hinawakan naman ni Via ang kamay ni Elisa saka siyang umiti. Ako rin, iha. Excited na ako para sa inyong dalawa ng anak ko. Huwag ka mag-alala dahil nandito lang kaming lahat para sumuporta sa inyo.
Niyakap ni Via si Elisa ng mahigpit dahilan para mapangiti ng malawak ang dalaga. Nang makarating na sina Elisa sa bahay nila ay hindi pa rin mawala ang kanyang saya na nadarama. Ang gaan-gana ng pakiramdam ko, Han. Feeling ko nabunutan na ng tinig ang puso ko. I told you, Han. At saka, ang bilis niyang makasundo si Ate Iris. Siguro dahil pareho kasi kaming nagbebenta at nakaka-relate ako sa pinagdaanan niya. Paano ba yan? Kailangan mo na pumasok. Baka hinahanap ka na ni Tita Alma. Oo nga eh. Thank you, Han, sa lahat. Mahal na mahal kita. I love you so much, Elisa. Lumapit si Dos sa kanyang nobya sa kanya hinalikan nito sa noo. Can I kiss your lips? Malambing na tanong ni Dos habang nakatingin sa mga labi ni Elisa. Oo. Pagkatapos marinig ang sagot ni Elisa ay dahan-dahan niya itong hinalikan sa labi saka sila napatawa pagkatapos. Good night, Han. Sabi ni Dos. And good night, honey. Please dream of me. Nang sumunod na araw ay naging busy si Elisa sa paggawa ng mga bracelets dahil inimbitahan siya sa isang music fair. How are you, Han? Okay ka lang ba? Are you hungry? Or thirsty? Nag-aalalang tanong ni Dos sa nobya. Namiss lang kita, Dos. Sobra. Sagot ni Elisa dahilan para lumapit si Dos sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Nang dumating ang araw ng music fair ay naubos lahat ng mga panindang bracelet ni Elisa. Masayang-masaya siya dahil marami ang naka-appreciate sa gawa niya. I'm so proud of you, Elisa. Malambing na saad ni Dos sa kanyang nobya. Thank you so much, Han. Sagot naman niya sa kanya hinalikan sa labi si Dos. Nang tumagal ang paghahalikan nila ay napatawa na lamang si Elisa. Inaakit mo ba ako, Elisa Madrigal? Hindi naman, Dos Hidalgo. Nagsisimula pa lang ako akitin kayo. Malanding sagot ni Elisa. Sigurado ka? Baka kapag naakit ako, hindi ka na makakawala sa akin. Han, nagbibiro lang naman ako eh. Kinakabahang saad ni Elisa kaya naman napatawa na lang ang kanyang nobyo. Naasal lang din kita. Bungis-ngis na sagot ni Dos. Kumalas na si Elisa sa pagkakayakap kay Dos sa kanya binuksan ang kanyang laptop. Magpo-post muna ako sa FB page ko, Han. Nang inopen ni Elisa ang kanyang Facebook ay napahinto ito nang hindi niya makita ang Facebook page nito. Bakit hindi ko na makita? Kinakabahang saad niya habang chinecheck pa rin ang page niya. Han, are you okay? Han, nawala kasi ang Facebook page ko. Ang dami ng followers at likes noon. Sayang naman eh. Doon ko pinupost sa mga bracelets ko. Nagsimula nang lumuha ang mga mata ni Elisa kaya naman nilapitan siya ni Dos. Baka may iba pang paraan. Are you sure na nawala na? Tanging pagtango na lang ang nagawa ni Elisa. Nalulungkot ito dahil pinapahalagahan niya yon ang gusto. It's okay, Han. Maybe we can make another page. Then sabihin mo na Facebook account mo ang nawala ang page mo. I'm sure they will support you pa rin. Mapait na ngumiti si Elisa. Wala na ako magagawa pero nasasayangan ako, Dos. Ay. I know, Han. Kahit ako nasasayangan din. Pero diba, gagawa na lang tayo ng solusyon kaysa problemahin na pa ang problema. Spell ka na. I'll help you boost the page, okay? Saad ni Dos, saka siya kumindat kay Elisa. Isang araw nang makagawa na si Elisa ng bagong Facebook page para sa kanyang negosyo, ay may napansin siyang message. Dre Sanchez? Dre! Oo! Siya yung bumili ng pinakaunang bracelet ko! Biglang nabuhayan si Elisa dahil sa mensaheng natanggap niya. Sinabi kasi ni Dre na bibili siya ng mga bracelets ni Elisa. Tiyang! Aalis po muna ako ha! May kikitain lang po akong customer ng bracelets ko! Paalam pa ni Elisa sa kanyang tiyahin. Sige Elisa, mag-iingat ka ha! Hihintayin kita mamaya! Masaya namang tumango si Elisa saka siya nagpunta sa mall. Naghintay pa siya ng ilang minuto hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula kay Dre na nakarating na rin ito. Ano kayang suot ni Dre? Naghintay pa ng ilang minuto si Elisa ngunit nagulat siya nang makita si Dos. Han, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Elisa kay Dos. Good morning po ma'am. This is Dre. Dala niyo po bang orders ko? Nakangising saad ni Dos. Anong Dre? Ikaw ba si Dre? Galileo Andre Sanchez Hidalgo, the second. Hindi alam ni Elisa kung bakit
Bigla na lang siyang nahululuha. Hindi niya lubos akalain ang unang taong naniwala sa kakayahan niya ay nobyo na pala niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I just need a perfect timing, hon. This bracelet, inspired by the song, the only exception was the one I ordered. Pero true parcel nga lang. Alam mo ba, si Dre, ikaw ang unang naniwala sa akin. Sa kakayahan ko, sa gawa ko. Kaya nagpatuloy ako. Kasi naisip ko na may mga tao rin pala na kahit hindi mo pa kakilala, ay naniniwala na sa'yo. I continue because of you. That's why I'm so happy, hon. Sa lahat ng mga achievements mo with your bracelet, malaki man yan o maliit, I'm so proud of you. Matamis nang umiti si Elisa kay Dos kahit na naiiyak na siya. Sobrang saya lang kasi na dahil sa gumawa ng paraan ng tradhana para sa kanilang dalawa. Dala mo ba ang tatlong order ko? Tanong ni Dos. Tumango naman si Elisa bilang sagot. Sabi mo sa akin kung anong title ng kantang in-order ko sa'yo. Pagkatapos kong sabihin ng mga artist, okay? Okay. P.O.D. Will you? Sagot ni Elisa. Jason Derulo. Marry me. Bobby Goldsboro. Honey? Nauutal na sagot ni Elisa. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Dos sa kanyang harap. Ngayon ako naging sigurado, hon. One thing's for sure. I want to spend the rest of my life with you. So, will you marry me, honey? Bumuhos na ang mga luha ni Elisa na kanina pa gustong tumulo dahil sa saya. Yes, hon! Naiiyak na sagot niya kay Dos. Kaagad namang sinuot ni Dos ang engagement ring nila sa daliri ni Elisa. Hindi pa rin siya tumatahan sa pag-iyak dahil sa sobrang saya niya. I love you forever, Dos! I love you till eternity, Elisa Madrigal. My soon to be Mrs. Hidalgo. Nakangiting wika ni Dos bago niya halikan sa labi ang kanyang fiancé. Masaya namang ibinalita ni Dos at Elisa sa kanila mga pamilya at kaibigan na ikakasal na sila. Alam mo, hon, grabing plot twist ng buhay ko. Hindi ko ina-expect talaga. Akalain mo yun? Yung makulit na lalaki na tumatabi sa akin sa restaurant ay yung lalaki na unang naniwala sa akin, sa negosyo ko. At ngayon, magiging asawa pa kita. Siguro nga crush mo ko noon pa. Pero ngayon, mahal na kita. Kalaunan ay nagpakasal na sina Elisa at Dos. Lubos naman silang nagpapasalamat sa mga taong dumalo sa kasalan nila. Elisa! May regalo ako para sa'yo! Saad ni Iris nang makita ang bride. Ano po yan, ate? Nang ibigay ni Iris ang regalo niya kay Elisa, ay nagulat ito nang makita ang black lingerie na bagay na bagay sa porselanang balat ni Elisa. Ate! Natatawang saad ni Elisa kay Iris. Masayang masaya si Elisa dahil asawa na niya ang lalaking unang naniwala sa kanya. At ngayon ay handa na siyang harapin ang lahat na magkasama kasama ang kanilang tatlong anak na lalaki. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Dos at Elisa. Shoutouts naman po tayo kina Agnes Embalsado, listening from Vancouver, Canada. To Mary Toring, listening from Minnesota, USA. Shoutout to Ellie Bitasolo, listening from Milan, Italy. Shoutouts to Nesbet Janaban, Rowena Mariano, Maricel Babaw from Davao City, and shout out to Budimil working from Mauban, Quezon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nag-enjoy po kayo sa kwentong hatid namin sa inyo. Muli, ito po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!